Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Ngayon po ay magkoconnection po ako ng ignition switch na bago. Kasi yung mga nagdaang video ko po, nag-order po ako ng ignition switch para sa excavator. Ito po yung luma na sinasabi ko noon na sira. Ito po yung luma, oh, yung gumagalaw. So ang nangyari po kasi dito, tick noise sa while starting. Pero yung tick noise while starting po, hindi ko po makita pa. Pero mayroon po akong napapansin dito. Kapag ito po gumagalaw, gumaganyan po. Umi-start po siya, kasalukuyan siyang umi-start, bigla po siyang namamatay. Bali ang nangyari po kasi itong habang umaandar yung makina, so yung fuel line na fuel line po, mayroon po siyang electrical connection na i-interrupt po siya. So pag gumalaw po to, nawawalan po ng supply yung susian. Nadadamay po yung fuel line na sinusuplayan ng kuryente, nakakat off po, kaya naglalak yung fuel line. So mamamatay po yung makina. Kaya unang-una ko pong in order to, since dinadirect connection ko na po yung starter, ay okay naman yung andar niya, wala po akong nakikitang fault. So ito po muna yung gagawin ko para maayos po yung patay-sindi ng excavator. Kasi hanggat hindi ko po mapalitan to, mahirap pong ma-determine yung problema ng starter. So ito po, ang gagawin ko po ngayon, hahanapin ko po yung tamang connection ng accessories at saka starter, battery. Katulad po nito, bali gagayahin ko po to, pero hindi naman po pwedeng gagayahin ko lang basta-basta to. Kailangan po i-confirm ko rito kung activated po itong mga terminals na to. So pagmasdan po natin. So ito po yung marking po. Yung letter B means battery po. Ito po halos hindi makita po. Ito yung battery, letter B. Ito siya. Ayan. Letter B, letter C, at saka ACC. ACC po ibig sabihin na accessories po to. So kailangan po natin i-confirm para hindi po magkamali ng connection doon, na once na pinihit po natin yung susi, dapat lalabas yung kuryente. Magmula po dito sa battery, ito yung power supply. Pag pinihit po ng unang pihit, magkakaroon itong terminal na to, accessories po para sa mga lighting. Wala na po siyang ACC, ay wala na po siyang ignition connection terminal, kasi ordinary lang po na ano to, na mga wiring, dahil maliit lang po na excavator. So ito na po yung para sa start. Pag pinihit po ng start, ito na po ang magkakaroon ng kuryente. So ito po yung susian na binili ko bago. So tatlo lang po ang kailangan natin na hahanapin dito. Yung battery, ignition, at saka start. So tatlo lang po, simple lang po to. Hindi po to katulad ng ibang susian na napakarami pong connection. At ito po yung luma na nakalagay doon. So ito lang po yung pattern na paggagayahan ko. Pero dapat kasi, since bago po siya, para malaman na rin kung wala pong problema.
Kaya nga po pala nagpalit tayo nito dahil tuwing matatagtag po itong susian na to, namamatay po yung makina. Dahil po dito sa ano na to, may problema po, mas kumakalog po. Pag natagtag po yung ano, itong susian na to sa mga lubak, so namamatay po yung makina kasi yung fuel line po, may supply po na kuryente, nakakatok po. Kaya kailangan po talagang palitan to. At pag napalitan na po to, doon ko na po ma-confirm kung wala po talagang problema yung starter. Kasi yung starter po ang pinagmulan nito, nagtitik-tik noise lang po habang pinipihit yung starter starting position. So dalawa pong nakita ko, yung biglang-biglang namamatay pag natatagtag yung excavator. So dito rin po isang pinanggalingan to. At pag napalitan na po to, malalaman na rin po yung tick-tick noise na yon na habang ini-start. Makukonfirm na rin po kung dito rin po yung dahilan. So ito na po. Naglagay na po ako ng tatlong wire. Isang battery, isang para sa starter at saka isa sa mga lighting ignition. So ito na po, naka-connect na. So titingnan na lang po dito sa multi-tester. Oh, yun na po. Oh. Yan. Bali, naka-neutral na po yung susian. Pipihitin ko po. Oh, yan po. Bali, naka-ACC po siya. Or ignition. Kasi ordinary lang po itong susian na to. Yung ACC po, consider na po siya yung ignition on na position. So, pag in-start po, mayroon din po siya. Ito naman po yung start position. Pag pinihit, ayan. Yan, start. Itaw. O, dapat ano rin po to. Babalik siya sa zero. Sa itong pointer po na to. Babalik po siya sa zero. Yan. Start. Yan po. So, ibig sabihin, tama po yung wala pong problema tong ignition switch na to. Yan. So, tama po, mayroon siyang accessories, ACC or ignition, ay bali consider po na isang connection lang po yan, kasi ordinary lang po. Pagdating po sa start position, mayroon po siya, yan. Pagdating po sa ACC, wala po siya dapat. Sa start lang po dapat siya, mayroon siyang palo sa tester, yan. So, confirm po na okay po itong ignition switch na to. So, wala na pong dahilan na magkakaroon po ng problema kasi bago na po siya. Confirmation lang po yung ginawa ko. Mahirap na po, baka mamaya factory defect po yung nabili namin. So, yan. Start. Patay, balik, yan, start, bitaw. So ganun lang po, kinoconfirm ko lang po, yan.
Ito naman yung accessories or ignition on position. Pihit, isang pihit. Yan. Dapat po pag ini-start yan, dapat po hindi mawawala yan. Yung palo ng pointer na yan. Yan. Dapat mayroon po. Yan. Accessories or ignition on. Pag ini-start po, dapat mayroon siya. Yan. Yan po yung tamang posisyon ng ignition. Ignition switch. ECC or ignition on. Start. Dapat mayroon siya. Yan. Ibig sabihin, okay po siya. Babalikan po natin sa start position para medyo makuha nyo po. Babalik natin sa connection. Yan. Ito po ay naka-start position na po yung i-start position po natin yung connection niya. Dapat po pag naka-ACC or ignition on, dapat wala po siya. Unang pihit, wala. Kasi start position po to, hindi po dapat i-start ang makina pag unang pihit. Doon na po papalo yung tester na yan kapag pinihit na natin ng todo yung susian. Sa unang pihit po, dapat wala. Yan, wala o. Oh. Yan. Pag pinihit ko po ng todo, yun po ang start position. Ayun po, pumalo. O ganyan lang po ang maghanap ng tamang posisyon po ng ignition switch. Yan, ganyan po. So, kung sakali po medyo naguguluhan po kayo, uulit-ulitin nyo lang po yung video kong ito, makukuha nyo rin po. Yan o, start, bitaw, pag binitawan ko po to, kusang babalik itong hinahawakan kong susi. Kasi start position nga po to, hindi pa po pwedeng ibabad pag binitawan ko, kahit na hindi ko pihitin, babalik po siya sa unang posisyon. Yan, babalik po siya. O, ganyan lang po. O, kung nagustuhan nyo po yung video kong ito, sana po mayroon po kayong natutunan dito sa tinuturo kong mga video. O kaya panoorin nyo lang po pabalik-balik. So, kasi medyo maguguluhan po kayo dahil kung hindi po talaga kayo mga may background sa mga ganitong trabaho, ulit-ulitin nyo lang po. So, please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video, mayroon po tayo. God bless all po. Maraming maraming salamat.